Los Angeles Lakers, wag na bang kunin itong big man ng Pacers na si Miles Turner? Well mga idol, ayon nga sa ilang mga Lakers fans, yan ang kanilang sentimento nang dahil sa balitang lumabas na ito na si Turner daw ay looking to get over 20 million annually in free agency. 1 year na lang din kasi ang natitira sa kanyang contract mga idol at papasok na siya bilang unrestricted free agent. Kaya nga mga idol, kung sakali nga daw nakuha na nito ng Lakers via trade, ay baka maging rental piece nga lang daw itong si Miles Turner for 1 year and then umalis din dahil sa laki ng hinihingi niya ngang pera. Yan nga ang pangamba ng ilang mga Lakers fans na maaaring mangyari kapag ginawa nga ni Rob Pelinka ang deal sa Indiana Pacers. Well, actually, maliit lang na increase ang hinihingi neto nga ni Miles Turner dahil ang current contract niya ngayon ay 18 million. So, looking to add 2 million lamang siya. At sa tingin ko nga mga idol, worth it pa rin nakuhanin ng Lakers itong si Miles Turner nang dahil nga sa kanyang madadala dito sa Lakers team na ito. Marami nga siyang mapupunan na pagkukulang at napakalaki rin ng benepisyo ni Anthony Davis at ni LeBron James kung maging teammate nila itong si Miles Turner. Makaka-add lang naman siya mga idol ng rim protection sa Lakers. Last season nga ay nag-average siya ng 2.8 blocks per game. At hindi nga lang yan dahil ang kanyang opensa ay napaka-solid din. Laking spacing ang kanyang maibibigay kay LeBron at kay AD dahil sa 3-pointer mga idol, 33% ang kanyang percentage doon, which is very solid para nga sa isang big man na katulad niya. Kaya nga mga idol, sa tingin ko worth it pa rin na mag-trade para nga kay Miles Turner at possibly extend nga siya for the future. Pero kayo mga idol, ano bang opinion nyo dito? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At ngayon ay pag-usapan naman natin ang pagpaparamdam neto nga ni Jay Crowder sa team ng Miami Heat. Dahil nagkomento nga ang isang fan sa kanyang Instagram post, sinabi niya, "At Miami Heat, believe the man, pay the man, we want him back." At mga idol, pinned ni Jay Crowder yung komentong yan. Parang pagbibigay diin na oo nga Miami Heat, ibalik nyo ako sa inyong team. Well, for sure alam ko na alam nyo kung ano ang naidadala neto ni Jay Crowder sa team. Yun nga mga idol, ang kanyang grit, ang kanyang depensa, ang kanyang physicality, ang kanyang energy. Pati na nga rin mga idol, ang kanyang shooting. Parang saktong-sakto sa playstyle ng team ng Miami Heat. Pero nga mga idol, para na sa ating panghuling balita ay pag-usapan nga natin ang pagdadagdag ng Warriors ng bagong player. Kinuha nga nila itong si Jerome Robinson sa 1-year deal para nga sumama sa training camp na itong Golden State Warriors. At base nga sa performance niya sa training camp, ay malalaman kung isa-sign ba siya for the rest of the season or ikakat nga siya. Pero nga mga idol, base nga sa mga performance dito ni Jay Crowder para nga sa G League team ng Warriors ay parang deserving nga siya sa isang NBA roster, sa isang NBA spot. Dahil alam nyo ba, last season para nga sa Santa Cruz Warriors ay nag-average siya ng 20.2 points per game, 4.1 rebounds, 3.8 assists and 1 steal per game. Very solid numbers nga ang kanyang itinala. Parang meron talagang potential ito ang si Jerome Robinson. Hindi lang talaga nagagamit at nai-utilize ng maayos. At mukha ngang nakita yan ng team ng Golden State Warriors at sinayin nga siya sa 1-year deal.